Hello guys, ito na yung third part ng ating dashcam na DD5 Bola E3. This time, i-testing natin and papakita ko sa inyo yung basic operation ng Mola E3 na dashcam natin. At bigyan ko kayo ng feedback kung maganda ba yung ating dashcam o hindi. Alright, ito guys, pakita ko na sa inyo. Start na natin tong engine natin. Yan, mag-start na rin tong ating Mola DDPi E3. Hello, DDPi. Yan. Yun. Makikita nyo, naka... Well, ginawa ko kasi siyang rear mirror. Yung sa likod. Yan. Dinefault ko kasi siya ng sa likod para nakikita ko lagi yung likod. Since recorded naman both harap and likod ng sasakyan natin. Makikita ko sa inyo sa likod. Okay, sa harap. Yan yung front. Tap niya lang yan. There. Ito yung front naman. Front facing camera. Okay. Punta tayo sa basic functions. Punta muna tayo sa settings. Ayan. There. Marami tayong settings na pwedeng gawin dyan. Ito yung WLAN on. Kung kukonect tayo sa mobile phone natin through Wi-Fi. Hindi ito para magka-internet guys. Para lang ma-view natin kung ano yung recorded na video. Yan din yung media kung paano natin ida-download. Kumbaga dyan tatawid. Alright. Okay. Itong mic naman guys, meron kang option to turn it on or turn it off. Para habang nagre-record siya, pwede niyang i-record yung conversation niyo sa loob ng car. Or kung gusto niyo, i-mute niyo na lang. Audio recording off. Sabi niya. Audio recording on. Ito yung volume ng media kung gaano kalakas. Then, brightness. Brightness guys, oh, makita nyo. May tatlong level yan. Merong high, medium, tsaka low. Ayan yan. Low kanina, tapos ito medium. So, nilalagay lang natin sa medium. Yung screen on time, pwede siyang nakababad na naka-on lang. Turn off the Wi-Fi. Pwede siyang nakababad na naka-on lang. Turn on the Wi-Fi. Ayan. Ganyan. Nakababad lang yan. Buong biyahe nyo, naka-on lang siya. Pero, kung gusto nyo parang namamatay siya, ito, yung screen on time camera. Meron niyang 30 seconds, mamatay. 60. After 1 minute, mamatay. 3 minutes pala. Sorry. Yan. So, yun. Ito, ino-off ko lang para lagi lang naka-on. Ito naman guys, ito yung sensitivity ng collision. Kung makita nyo, parang banggaan, no? Yan, pwedeng high, off, low, mid. So, ang ginawa ko dyan, mid. Ang ano kasi nyan guys, ang nangyayari dyan is pag naka-feel siya ng bangga na malakas or impact, i-re-record niya ngayon separately tapos ilalock niya yung video na yon para hindi siya ma-purge, meaning di ba ang video na to kung ano yung na-record mo after 3 days pagka nag-record, nag-drive ka ulit, mapapatungan yon. Ang feature na to, ang gagawin niya is hindi niya papatungan yon, parang ilalock niya yung certain clip na yon dun sa aksidente, kaya pwede mo pa siyang mabalikan kahit nakailang linggo ka ng na-aksidente. Tapos gusto mo siyang balikan, nandito lang, naka-store lang. Okay? So, ito naman, yung rear camera, pwede nating i-flip. Kunyari, yung mounting ng camera is patihaya. I-flip mo lang yan para mag-normalize yung rear camera. No? Ayan. Ayan. Merong flip, nabaliktad. Yung image, ano, yan. Tapos kung gusto mo, kung baliktad yung, kunyari, yung ambulance, ang basa mo is pabaliktad, pwede mong pabaliktad din yan. Pero yan yung normal na kita mo sa likod. Okay. Next, would be rear view adjust. Ano ba ito? Yan. Ito, pag makikita mo, kunyari, ito yung rear view. Habang tinataas mo yan, tumataas din yung, ano niya, electronically, ano yan, tumataas.
yung pag-adjust niya kung saan siya nakatingin. Tulad nito. Ayan. Yun. Pwede nakatingin sa langit. Pwede nakatingin sa lupa. Ayan. Sa akin, yan, I think, yung the best. Same true with ano guys, ha, yung front camera. Ayan. I-ano muna natin sa front camera, no? Ito na sa front camera to. Meron din siyang adjustan dito. Yun. Yan. Pwede siyang tumingin dyan. Pwede tumingin dito. Depende sa gusto nyo. Touch screen to guys. So, there. Or, ano ba maganda? Yung kita natin ng konti yung hood. Ayan. Okay. Then, turn off settings. Itong turn off settings, pagka, yan. Ito kasi, pagka, yung iba kasi, merong active na 12-volt cigar port. Bali, naka-on lang siya. So, after parking, pwede siya mag-shutdown. After 15 minutes, ayan. Masi-shutdown yung recording, meaning makapag-record pa siya for 15 minutes, then after 15 minutes of turning on the engine and power of the vehicle, that's the time doon lang niya papatayin yung recording niya. Pwede nung i-on yan or i-off. By default, naka-on siya, pero hindi naman natin nagagamit. Okay. Reset. Reset factory settings. Itong help. And then yung about, yung mga details and application manual, pwede tayong mag QR code dyan. Tamang-tama, hindi pa natin na-pair yung phone natin, so subukan natin right now. And guys, hanapin lang natin itong DDPi. Ayan, mag-a-add tayo. Add new device. And then, ano bang klase yung ano natin? Yung dashcam natin. It's a mirror dashcam. Okay. So, kukonect tayo sa Wi-Fi. Yan sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Yun. Ayan, ganoon naman instructions eh. Kung paano. Ayan, keep your phone 2 meters to device. Okay, connect to Wi-Fi. Then, hanapin niya yun. Yun, yung DDPi. By default, yan, join na tayo. Yun. Connect na, verify sa app. Pero lang natin. Yun. Connecting na. Connect. Right. Ito yung download to you. Yung pagka nag-snapshot. Meron siyang mga recorded. 1219, 1213, 12. Yesterday, today, yung yesterday tayo. Okay. So, ito yung yesterday. Ito guys, makikita nyo, meron tayong date and time sa kaliwa. 12:14, tsaka yung oras, 6:30 ito. Yan. Palabas tayo ng gate nyan. Hindi na niya guys. Pwede ko i-download to tapos i-sample sa inyo. Ito guys, ang ginawa natin right now is dina-download natin yung file para ipakita ko sa inyo yung file dun sa video na to. Versus dito kasi kinukunan lang natin ang video eh sa phone. So better i-download ko tapos bigyan ko yun po kayo ng sample videos. Para at least ma-appreciate nyo kung malino ba talaga o hindi yung video output ng recording.
ito guys, yung rear. Da-download din natin para ma-compare din natin guys kung malinaw ba o malabo. Pero so far ang linaw nito. Yan, naka-mount siya sa likod. Yan, we're loading stuff dito sa Strada. Kaya, ayan na. Yan kami sa likod. Nagtatali pa ako ng ano niyan. Ng mineral water. Doon na. So, ayan guys. Nag-download tayo ng video clips nung DDPi Mola E3 natin. Ayan, pinapakita ko sa screen yung front na video, and also naglagay din ako, nag-incorporate din ako nung recorded video from the rear. And so far, ang dinownload ko kasi is night driving, kasi doon makikita yung ganda ng camera on dark conditions like night driving. So far, ang linaw niya, satisfied naman ako. Madali lang actually siya ano, gamitin, no? Si Mola E3 na DDPi. Walang complications in terms of connecting to the dashcam through the app sa phone nyo. And medyo intuitive yung ano, yung mga controls and buttons dun sa app. Kaya madali siyang makuha. Madali mo magets in terms of operation, and also when downloading the files to your mobile phone, napakadali. So all in all, maganda siya. Video performance, perfect. Malinaw sa harap, okay sa likod, malinaw din sa likod. And other control settings, napakadali. Though hindi ko kasi siya in-explore na ikinabit, no? Tapos only to find out mayroon pala mga ganong adjustments or settings dun sa dashcam. But yun, nung ginamit ko siya from Baguio to Manila and back, ang ganda nung ano, nung video output. Yun lang na patungan na natin eh. So yan, kung ako tatanungin nyo, I would buy another one for my Montero, pero meron na tayong 70 Mi dun sa Montero natin, kaya okay lang. But mas happy ako dito sa ano, sa rear mount na dashcam, kasi ang lapad niya, ang laki nung ano, nung screen, kung makikita niya. Ayan, oh. Ang laki eh, kitang-kita mo eh. Diba? Kaya yung ano, yung 70 mic kasi maliit lang 'yon, na parang GoPro nakakabit dito. Naliliitan ako, hindi ko medyo makikita mo naman yung image, pero unlike this, yeah, mamomonitor mo talaga. Kitang-kita mo. Video quality naman ni 70 mic. Okay din siya. Ganda rin, malinaw. Ayan. Pagka rear, dito ka. Pagka tapo ulit. Gusto mo sa kabila naman. Front naman. Front. Ano lang. Tap-tap lang tayo, guys. Tapos ito, naseset mo pa yung brightness. And then, additional controls pala, guys. Ito. Kung gusto mo snapshot, kumuha na ng picture yan. Sinesave na niya. Ganyan. Hindi mo na kailangan maglabas ng cellphone para mag-take ng pictures. Kundi, nandyan na. And then, kung gusto mong unmute yung conversation nyo para hindi masama sa record. Audio recording off. Yan, pwede mong patayin yan. And then, pag pinapatay mo ang audio, kasi syempre, kumakain din ng disk space yan or storage space, medyo mas marami ng konting video ang pwede mong ma-record, kasi nga tinanggal mo yung audio na recording. Yeah. It's an option. You can turn audio it on. Recording on. Yeah. Then album. Pwede kang mag-playback. Emergency file, yung kanina pagka bumangga. Yan. Nandyan lahat yan. Snapshots. Ano yung mga snapshots? Ito, snapshot. Sa highway yan eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Snapshots. Then,
balik tayo sa video playback. Pwede tayo mag-playback ng mga nakaraan na videos natin. Pwede ka rin mag-ano dito. Nyari, na-apprehend ka. Sabihin sa'yo na, oh sir, nasa ganitong lane ka. Ito, dito natin reviewin, sir. Ayan, pwede natin reviewin dito. Nakalags yan lahat. Yung mga emergency, ito yung pag nakaramdam siya ng vibration, i-consider niya as emergency yun. Tapos i-re-record niya. Kaya yung sensitivity nito, pwede mong baguhin para hindi lahat ng oras or any vibration i-consider niya as ano, as accident, no? Kasi feeling niya accident yung nangyari. Sensitivity. Naka-mid tayo, pwede natin gawing low or kaya off. Yan, low na lang. Yan yun. Yun. Then, pagka nandito ka sa normal screen, makikita mo laging na talaga yung recording. Alright guys, that's about it. I hope you like this video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you'll be notified on the future videos that I'll be posting. And that's it guys, and I'll see you on my next vlog. Goodbye, thanks for watching.